Okay, so mga buddy, welcome back sa isa na namang video. Mag-react tayo dito sa nabasa kong post sa Twitter. Na-post ko na ito kamakailan sa ating Facebook page. Galing ito sa isang pare, kay Father Fiel Pareha. Ito ha, himayin natin yung sinabi niya. Unahan na po namin kayo. Taunang Red Wednesday po ng simbahan bukas. Magsusuot kami ng red at magpapailaw ng red sa mga simbahan. Walang kinalaman ang mga politikong red ang kulay. Sino kaya ang pinatutungkulan nito? Sino ba yung politiko na red ang kanyang kulay? Di ba si BBM? Ang pula raw ay simbolo ng dugo ng mga Kristiyanong pinaslang, hindi nang pumaslang. Alam nyo, medyo matalim yung dila dito ni Father, no? Pasimple rin bumanat, pero halatang halata naman. Sabi niya, pula ay simbolo ng dugo ng mga Kristiyanong pinaslang at hindi nang pumaslang. So, ang pinatutungkulan niya ay ang mga Marcos. Kasi doon daw sa martial law, ano? Hindi man niya sinabi dito yung martial law, pero yun ang kanyang tinutumbok dito, mga buddy. Para sa akin, ito yung masasabi ko kay, ano, kay Father Fiel Pareha. Para naman kasi kung magsalita siya, yung mga naunang nagpalaganap ng Kristyanismo sa Pilipinas ay hindi pumatay ng mga tao. Kung babalikan natin yung kasaysayan, mga buddy, noong unang panahon, maraming pinapatay ang relihiyong yan, ang relihiyon ng Katoliko noong nagpakalat ng Kristyanismo. Hindi lang sa Pilipinas, kahit sa ibang parte ng mundo, maraming pinapatay itong mga paring ito. Tapos ang lakas ng loob niya na magsabi ng ganito, no? Pula ay simbolo ng dugo ng mga Kristiyanong pinaslang. Eh paano naman yung mga Kristiyanong pumaslang or namaslang? Hindi nang pumaslang, sabi niya. Kaya minsan nakakatamad na, mga buddy, na umattend ng misa. Lalo na kapag ganito yung maririnig mo sa pare habang nagsesermon. Ako naman, hindi pa naman ako nakakachempo. Pero kung ako halimbawa nasa Pilipinas, tapos itong isang pare magsesermon about politics na pabor sa isang partido or laban sa isang partido, sa isang kandidato, baka ang gawin ko, tumindig ako sa kinauupuan ko at mag-make statement ako kay Father. Sa totoo lang, hindi ko kasi matitiis yung ganito eh. So, taunang Red Wednesday po ng simbahan, bukas magsusuot kami ng red. Ibig sabihin, ayaw nila na ano, na isipin ng mga tao kaya kung bakit sila magsusuot ng red ay supporter sila ni BBM. Ganun. So, wala daw kinalaman ang mga politikong red ang kulay. Oh. Di si BBM ang tinutukoy nito. Eh, si Lenny naman, pink naman yun eh. Pula ay simbolo ng dugo ng mga Kristiyanong pinaslang, hindi ng pumaslang. So, ito ay ipinost noong November 23 sa Twitter, sa kanyang Twitter account, Father Fiel Pareha. Parehas din to nung si Archbishop Sok Villegas. Pareha sila ng kulay. Halatang halata mo. Hindi sila gumaya doon sa isang pare, no? Yung nag-sermon na kung saan neutral, tsaka napakaganda ng kanyang pagkaka bigkas ng kanyang sermon na talagang hinangaan din. Dahil wala siyang kandidato or politikong pinapanigan. Sana ganun lahat ng pare. Tsaka mas gaganahan kang umattend ng misa kapag ang maririnig mo sa ganung sa sermon nila ay
tungkol sa salita ng Diyos at hindi yung tungkol sa politika. Okay. So yan po ang ating ano, ang ating reaction dito sa post na ito ni Father Fiel Pareha. Walang iwanan para sa bayan muli. Ito po si Iman Supremo. See you next time, mga buddy. Stop recording.